gusto niyo ba akong gumanta o galit kayo sa akin? Itinanggi ni Scostack Lee ang aligasyong binastos umano siya ng ilang mga audience sa isang music festival sa Camarines Sur. Nangyari umano ang insidente sa Hiraya Music Festival na naganap noong September 24, 2022. Sa isang videong ipinost sa YouTube kung saan mayroong caption na actual video ng pambabash ng ilang nanood sa isang event kung saan umawit si Scostack Lee, maririnig ang pagsigaw ng ilang manonood habang kumakanta ang singer-rapper. Samantala, mayroong Facebook page naman na nagtanggol sa singer-rapper sa nasabing pambabastos ng ilang manonood habang nagpe-perform ito sa music festival. Sa ad sa nasabing post, "Di naman sa pinagtatanggol ko to. Kapag ganyan dapat, labas natin yung issue dyan. Binayaran yan para mag-perform, hindi para bastusin nyo. Kung di mo gusto, edi huwag ka manood. Respetuhin natin ang mga artist. Talento yung binayaran dyan, hindi yung kung anuman. Wala namang pilitan kung ayaw manood. Tsaka, saka ka na maghusga kung hindi ka pa nakakagawa ng pagkakamali at perpekto ka. Doon lang tayo sa totoo. Haha, trabaho lang. Bayad yan para kumanta. Kung ayaw manood, huwag pumunta. Trabaho lang, yun na yun." Inirepost ito ni Scostack Lee sa kanyang Facebook account at nilinaw na wala o manong nangyaring pangbabastos sa nasabing pagtitipon. Dagdag pa niya ay hindi uubra ang pambabastos sa kanya dahil may lilipad na mikropono mula sa kanya pag ito ay mangyari. Kabuang post ni Scostack Lee, "Hindi ako nabastos, saya kaya namin. Saka, di uubra sa akin bastusin ako kasi may lilipad na mic sa mukha mo pag nagkataon." Nauna nang nag-post ang rapper-singer patungkol sa umano'y toxic fans. Aniya, "Hindi toxic mga fans ko. Mga palamunin lang mga galit sakin. Hinding-hindi ko tuturuang mang-hate sila ng tao. Music lang." Samot-sari naman ang naging komento ng mga netizens patungkol sa pambabastos umano kay Scostack Lee. Anila, "Sana kung ayaw sa kanya, kahit papaano, irespeto nyo, huwag bastusin yung tao. Kasi binabayaran yung talent niya, kung ayaw mo, huwag ka manood." Ibig sabihin lang nun, ayaw sa kanya ng audience. "Di naman talaga siya nabastos, sadyang wala lang gustong sumabay sa kanya.